Hello, good morning. Welcome to my channel. Magandang umaga. May i-refer tayo concert amplifier AV502A. Ang sira raw nito, sabi nung may-ari, is ano, may power pero walang sounds. Subukan natin i-on yung power niya. Umiilaw naman yung power niya. Pero sabi na may-ari walang sounds. Ayan. Hindi nga ito magkaka-sounds kasi yung relay hindi pumipitik. Dapat nito pag in-on mo yung power on niya, pipitik yung relay. Subukan natin. Ayan natin. Ayan. Dapat nun, pag ganyang pinower on mo, pipitik na yung relay niya para magkaroon ng sounds. Ibig sabihin, hindi siya magkaka-sounds pag hanggang hindi pumitik yung relay. May power siya, pero yung relay hindi pumipitik. Kaya hindi nga ito magkaka-sounds. Check natin kung anong problema. Naka-sell pa yung ano, warranty board niya. Warranty sticker niya, naka-sell pa. Ang first time lang na marirepair to ngayon. Check natin. Makakapagbukas nitong amplifier na ito. Tingnan natin. Hindi pa nare-repair na ito. Pumipitik yung relay. Dapat nga pag on natin, magpipitik na yung relay nyo. Wala muna natin step na gagawin. Susukatan muna natin yung bias. Yung supply ng base collector. Base emitter ng transistor. Kung normal yung bias niya. Kung normal yung supply. Yung muna una natin gagawin. Ating gagawin, sukatan muna natin yung mga output nito. Yung supply ng mga output transistor. Kailangan yung supply nito maging normal kasi isa rin sa hindi pagpitik ng relay kung hindi normal yung supply ng mga output niya. Dito pa lang, malalaman na natin kung sira yung transistor nito. Yung mga output o buo. Sukatan muna natin yung supply niya. Ang susukatan natin dito, yung base collector, base emitter. Yung base emitter niya, dito natin malalaman kung normal yung supply. Kailangan i-on natin yung, kailangan naka-on yung, ito. I-on natin yung supply nito ng amplifier.
Kaya na, nakaon na siya. Ayan, tsaka natin sukatan yung base emitter nito. Ayan, sukatan natin yung base emitter. Ayan, kailangan makasukat tayo dito ng mababa. Ayan, 0.32, normal. 0.32, normal. Yung collect, yung PN, NPN transistor niya, normal. Dito tayo sa PNP transistor. 0.27, normal. 0.26, 27, normal pa rin yan. Ibig sabihin, good yung supply nito. Kung good yung supply nito, hindi sibak ang transistor natin. Kasi kung hindi normal yung supply niyan, sibak yung transistor natin. Ibig sabihin, buo yung transistor nito. Kasi normal yung supply. Ngayon, kung normal yung supply nito, buo din yung driver nito. Ito yung mga driver transistor niya. Ito yung pinaka-drive transistor niya. Kung hindi normal yung supply nito, transistor output niya, pwedeng may sira dito sa mga transistor niya, sa mga driver niya. Ngayon, kung normal siya, ibig sabihin buo yung mga driver nito. Buo din tong output nito. Ngayon, punta tayo dun sa kabilang channel. Ito yung right channel niya. Ngayon, yung supply nitong right channel is good, buo. Punta tayo dun sa kabilang channel niya. Sa kabilang channel niya. Tignan natin kung buo din yung output doon at yung supply nitong mga transistor. Okay, punta tayo sa kabila. Tignan natin yung power. Okay. Ito yung kabilang channel nito. Ayan. Ayan. Ito naman yung kabilang channel. Testing natin kung buo din yung supply nito. Baka ito yung sira rin yung supply nito. Sira yung supply niya. Kung hindi normal yung supply nito, pwede dito ang problema. Check natin itong kabilang channel. Okay, testing natin itong kapilang channel kung buo. Same procedure, iyon natin yung power ng amplifier. Ayan, nakaon na yung power. Ayan, nakaon yung power niya. Ayan, nakaon niya. Tester na yun natin yung output niya. Testin natin yung mga output niya. Point 32, normal. Kasi ito sa 2 gram ball na isako. Tapos 2 straight sa pulo. Ayan, point 32 rin, normal. Ito po.
0.24 0.25 sa PNP transistor niya, normal din yan. Ibig sabihin normal lahat, yung normal yung supply nito sa pag magkabilang channel. Sabihin kung normal parehas yung supply, walang problema dito sa driver niya, transistor, at dun sa output. Ayan, sunod natin i-check ngayon ang supply ng relay, kung bakit ayaw pumitik nitong relay. Dito tayo susunod na pupukos sa supply ng relay. O baka naman sira na tong relay kaya ayaw pumitik, kasi normal naman yung mga supply niya, ayaw niya pumitik. I-check natin yung mga supply nito, yung transistor driver nito para dito sa relay. O kaya check natin itong relay, baka sira rin itong relay. Okay, kalasin muna natin para ma-check natin yung relay at yung supply ng relay. Tinisting natin yung isa-isa yung transistor dito, drive niya dito papunta sa relay. Ito yung supply ng relay niya, yung driver, yung transistor driver niya. Inisa-isa natin yung i-testing yung transistor niya dito. May nakita tayong isang transistor na leak na, nag-leak na siya. Pag tinitester natin, may kabilang palo yung this emitter niya. Subukan natin palitan to, kasi ito yung nagdadrive niya natin pa rito sa driver supply ng relay transistor. Baka kaya hindi ito pumipitik dahil sira na tong transistor na to, may leak na. Subukan natin palitan. Ang number niya is 5551. Wala tayong itong 551. Subukan natin palitan ng replacement na lang. Ikabit natin kung obra. Baka natin ito. Ayan. Baka natin ikabit itong replacement na. Si 20. Si 1815. Subukan natin itong ipalit. Kung obra siya. Kasi okay naman yung mga output niya, okay din yung drive niya sa output. Baka itong papunta rito sa relay, yung supply ng relay niya may problema. Kaya natin palitan. Drive supply ng relay niya. Yan. Natin saksak, pipitik na yung pinaka-relay niya. I-resolder muna natin yung mga, bukan muna natin i-resolder yung mga transistor niya, yung mga terminal niya. Saka rin may naglulos rin. Solder.
Okay, testing natin. Assemble muna natin. Balik na natin, na-assemble na natin. I-actual testing na natin kung pipitik na yung relay. Subukan natin i-flat in. Saksak natin. And then, switch natin. Pakinggan natin kung tutunog na yung relay. Ayun. Subukan natin i-off. Yun. Pumitik na yung relay niya. Ririnig nyo, pumitik na yung relay niya. Subukan natin salangan ng player kung tutunog na. Okay. Subukan natin salangan ng player. Natin ang DVD. Tawin natin. Tawin natin yung player. Okay. Tawin natin yung player. Okay. Yung player natin, DVD. Ikabit na natin yung wire niya sa input. Ayan, ikabit na natin yung input niya. Okay. Subukan natin. Maraming salamat. Paki-subscribe na lang yung video ko, yung mga bago sa channel ko. Maraming salamat.